Update muna tayo sa bagyong Dante, mga kapatid. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dante na kumikilos nga ng Pahilaga patungong Taiwan. Ang sentro ng bagyo ay nasa layong 285 kilometers sa northwest ng Lawag City, Ilocos Norte o sa layong 325 kilometers sa kanluran naman ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ang bagyong Dante ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kph at pagbugso na 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng Pahilaga sa bilis na 20 kph. Ibinaba na ng PAGASA ang lahat ng tropical cyclone wind signal sa lahat ng parte ng bansa. Pero inaasahang muling papasok ng Philippine Area of Responsibility ang sentro ng bagyong Dante mamayang hapon bago tuluyang mag-landfall sa Southern Taiwan. Samantala, higit pong 63 milyong piso ang halagaan ng pinsala ng bagyong Dante sa sektor ng agrikultura. Sa report ng Agriculture Department, halos 3,000 ektarya ng taniman ang nasira ng bagyo sa Western Visayas, Davao, Sokstargen at Caraga regions. Tunay-tuniladang mga tanim na palay, mais at high-volume crops ang nawasak ng dahil nga po sa pagtama ng bagyo. Ayon po naman sa NDRRMC, halos 10,000 pamilya ang naapektuhan ng naturang bagyo at kung saan higit 3,000 pamilya po naman ang nasa mga evacuation centers pa rin hanggang ngayon. Apat na ang iniwang patay sa pagtama ng bagyong Dante at 7 ang nawawala, kabilang po ang 4 na maang isda sa Capiz na lumaot pa rin kahit na masungit ang lagay ng panahon. Ayon naman sa NDRRMC, kaya spokesperson Mark Timbal, na patuloy ang ginagawang assessment sa halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura. The assessment is still ongoing. We received reports that 2 roads and 3 bridges were reported not passable in Region 7, Region 11, and 12. But because of the improving weather, and it's possible that the flood situation is already improving as well, some of these roads and bridges would become passable soon. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.